sa ministry, ano, sa wire intercessor ministry. May isa nga pong nagtanong sa amin last time, si Steph, pag ako ba'y nag-commit dyan sa wind ministry, kailangan ko ba mag-fasting every day? So meron po tayo nagiging ano, no, maling concept about the prayer ministry. Sabi niya, sister, kailangan ko bang mag-pray every hour? Sabi, sister, hindi naman ganun, sis. Pero meron tayong course na kailangan natin mag-fasting. Meron tayo naman na kailangan natin course na, but it doesn't mean na talagang the whole day is for prayer lang. Kasi kailangan mo maintindihan na yun. Kaya punta ko sila mag-commit. At sabi niya naman namin, hindi lang naman puro prayer na ginagawa natin sa wedding ministry. Meron nga tayong seminar sa ano yun, sa wedding ministry na ginagawa. To deepen our understanding kung paano tayo magagamit ng Diyos through this ministry. Amen po. So, yun nga po, kaya kung ba natatakot kung sino mag-commit, akala nila ganun ba katindi na talaga lahat na lang ba, ng, or lahat na lang ba ng prayer petition ay talaga bibigay po sa kanila. Hindi po ganun. Hindi po ganun. So sabi ko nga po eh, lahat po tayo ay kailangan mag-intercessors. Lahat po tayo kailangan may prayer ministry. Amen po? So privilege of prayer, it's a great privilege, ano, para magamit po tayo ng Panginoon sa pananalangin po. And it is just simple. Sabi nga eh, sa John 14:12, ano, sabi ko, whatever you ask, sabi, John 14, 12-14, ano, sabi po dito, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing, he will do even greater things, that this because I am going to the Father, and I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father, and you may ask me for anything in my name, and I will do it. So it's very, sabi nga, very privileged to